isang Scout Ranger laban sa 11 mga NPA. Pwede ba talaga yon? Pumunta ako sa Iligan City para alamin ang tunay na kwento ni Bobords de la Serna, isang musang na member ng 12 Infantry Battalion na nakipaglaban sa 11 mga New People's Army members sa loob ng isang jeep sa taong 1985. Halika, samahan niyo ako at titingnan natin ang mismong encounter site at magpakwento tayo sa kanya. Pinuntahan ko dito sa Iligan City, particularly sa Barangay Santa Filomena, si Bobords de la Serna, dahil gusto naming magawa ng istorya yung nangyari na inkwentro. Mag-isa siya na nakipaglaban sa mga NPA na sa jeepney. Tano niya na nabuhay, na naligtas pa niya yung kasama niya, si Drafty Alberto. Ikwento mo sa akin. So ito yung mismong encounter. Anong nangyari doon? Itagalog natin. Yung una, nag-deploy ako ng RH, Road Security. Road Security. Hmm. Ikaw ang detachment commander dito? Ako ang detachment commander. Under sa anong batalyon? Under ng 12IB. 12IB. Tapos, sino ang batalyon commander? Si Bautista. Colonel Bautista. Ano si, ano nun? Si Sir Benny? Juan, si Lieutenant naman siya nun. Juan siya, nasa... Si Lieutenant. Benito Juan, Leon. Si Sir Benito De Leon, Sir Benny. Sige, Lieutenant. Nasa sa company namo. Ngayon. Ngayon, ikaw, detachment commander dito. Anong na-monitor niyo? Nag-RS ka dahil? Dahil may dadaan, galing sa Sakayan, sa Manaway. Mga baby. Yung tanaw na yun. Yung may naispatan ako na bata, mga 13 years young age. Mayroon siyang kontestan yung pula na panyo. Pula ganun-ganun ba? Left and right ang naman yan, pero countersign. Meaning, nandyan na yung sundalo, ampo na yun. Pagkaan sa gate, yung pula yung gate, yung sinakyan ng mga Jimmy Sparrow, na mag-pictures ng Pink Bury. Ito lang kung masyadong ito. Hindi ko alam na may kalaban pala sa loob. Ngayon, wala namang armas yung mga yan. Wala ka nakita armas. Pero wala akong nakita. Yung naka... So, sinakay nila kayo? Sakay kami. Sakay namin. Ilan ngayong pasahero sa loob? Pati driver? Driver, yung mga number of fire unit. Kasama rin yung driver sa tapot nila. Napila ka po? 11. Ngayon, hindi ko akalain na yun pala member ng mga NPA. Ilan yung pasahero? Ang biyahe no dia. So ang NPA doon mismo, sampo lang. Ikaungkin yung driver. Kasabot mo yun. Yung babae, hindi kasama sa bilang. Kasama sa bilang. So, kadose. Kasama yun sa... So ang NPA doon, mga ano lang, mga siyam lang. Balik siyam. Siyam ka NPA, kay driver. Kasabot ng driver, sabi natin. Tapos may babae na... Kumadirmer na. Ay, impere niya? Kumadirmer na. Buntis? Hindi, buntis. Akala mo buntis. Yung may kinakayo ng kasayro, nakasatay buntis. Hindi yun, impere? Hindi, impere. So, ang babae doon, dalawa? Dalawang babae. Ang isa si Commander Mirna. Mirna sa prunsit. Okay. Nasa prunsit? Nasa prunsit. Siya ang naging katabi ni ano? Hindi. Katabi siya yung Mirna, driver. Bali, may katabi si Mirna na laki. Sa
ipangat mo si Sir Alberto na sa gilid. Oo, gilid diyan. Bita iba. Oo. Bali apat sa yung ano niya na observation. So saan kayo galing? Doon o doon? Jadi sa dito ko pupunta dito. Pupunta din sa Kiwalan sana. Kiwalan. May pasino mo dito bang dito? Okay. So pagdating dito, yun na yung nag-declare. Paano ginawa? Tinanong ko muna, hindi ba naman na may alamat sila? Yung tinanong ko sila na sa kailan sila ako? Walang sumagot. Sa Pillsbury. Pillsbury. Tapos yung dati ay 18. Pinaril ka? Pura gilog na ito ba? Pumutok? Pumutok. Kala ko, ano na? Putol na. Suti naman ang kamay mo. Yan ang tama. Nung ano, tapos. Akala ko di ka tinatablan? Hindi. Hindi na. Dikit na, dikit eh. Adikit ah. Pero hindi nagmaga. Tapos? Doon ako bumunot ang van. Binunot mo rin ang kalibig 45 mo? So ilan ang baril mo sa loob? Tapos si Alberto, iba nahulog? Nahulog. Saan siya nahulog ba na? Doon na, nahulog siya. Sa oras, anong oras yan? Anong oras? Hapon yun. Hapon? Alas? Alas dos? Araw, araw. Grabe, isparo nung araw. So ilan ang baril mo? Total ng mga walo. Walo ang napatay mo? Napatay. Nakuha mo lang ng baril? Yung sa ano ko tapos, ano, pinagawa ang tabo. Iwan niya na Tapos, ngayon, nakapatay ka ng walo. Yung si Alberto, di ba, nahulog siya, nahulog? Nahulog siya. Nahulog. Yung tumiro sa kanyang tabi niya, napatay ko yun. Napatay mo? Engineer na. Paano mo siya napatay? Nagurin ko. Akala ko sniper to, pistolero pala ito eh. Nakita ko siya, di ba sa likod, pinman niyan. Nakatangtong ko. Hindi ko binatasin na, hindi ko man alam na kasama siya. Pero ang caliber 45 noon, 7 rounder lang. Ngayon, ang napatay mo, 8? 1 shot, 1 kill? Hindi. Yung mag-6-man ka. Pero meron ka rin mintis. Ano ibig mo sabihin? Hindi mo nagamit ang existing mo? Alam natin eh, kasi nasa loob na ng kuwan. Loob na ng jeep. Pwede na lang eh. Nasa loob ng jeep. Doon na talaga mayroong 45. Di ba mayroong iba na tumutok sa'yo pero hindi pumutok ang baril? Yung nasa kapil, kabi ko. Nagilahan kami. Patay na. Pinanatang ko rin. Yung unang binanatang ko, yung tumira kay Alberto. Okay. Ngayon, mayroong tumakbo sila, kamera tumakbo, di ba? Kamera, dito ang pagka, dito ang pinabol mo? Hindi ko nanabol muna. Kasi inuna ko si Alberto. Ay, sinay po muna si Alberto. Wala, patay na dito. Kamera, tsaka nung gabi, pangkula. Ako, inuna ko niyo ng
parang mo, tapos pagbalik ko, pero ang akala mo ba mamamatay na yun, dito mo kasi ko mamatay, pero nakasalita pa siya? Hindi na, hindi na, okay. Walang malay, walang malay, walang malay. Oh. Patay, dalawa lang sa sentaryum, hospital. Ngayon, pagdating ko sa ati itong sentaryum, nasali, kung pinabakapakan ko sa tupa, sila di Bilinchon. Tapos, hinanap ko, munta ko dito, nagtanong-tanong. Ang sabi nga, baka nandiyan sa Kiwalan. Eh, pagkagabi, mistake ka namin Kiwalan. Yung right hand naman yung pinundin mo nga, baka nang nasa 80. Nabarin din ko sa tupa. Nandiyan yung mama ni Juping, patay haya, ayaw naka-plug na sa MPA. Nandiyan, buhay na yung Juping. Ngayon, ano ko, pupunta ko doon sa aral eh. Ngayon, importante pala, lahat tayo marunong sa pistol. Ikaw, hindi pa man uso dati magdala ng pistol. Panahon lang ni Presidente Digong na may pistol, pero dati, bakit kaya nagdadala ng pistol? Ay, meron ka namang rifle. Importante yun kasi ang pagsakisang kayo mo ba sa jeep? Dati ba, ini-issuehan talaga kayo? Hindi, bili ko pistol niya. Sarili mo yun. O sarili niya pistol, mas nagamit niya kasi kapag close quarter battle, mas useful yung ano, lala na, sasakyan. Hindi ka makagamit ng simple. Dito mo gagawin yung so, importante, lahat ng sundalo, magaling sa pistol. No? So, yun ang nagamit niya during that time. Pangalawa na aral doon, walang iwanan sa kapag may kasama ka, tipong agaw buhay na, di bali na yung maka-score pa sa mga MPA. Pinakunahin mo muna yung buhay ng kasama mo. Kung hindi, namatay yun si Drafty Alberto, naging sundalo yun, naging may sergeant yun doon sa 3rd ID, doon sa DTO. Nabuhay. Kung yung intention mo, abulin yung tumakbo, patay si Alberto. Kaya pinuritik ko siya, natin pulitik ko kan, tumalik ako ng tanong. Yung pala, doon siya nag-guide out sa bahay ni Gawad Nabong. So kung mag-advise ka sa mga magsunod sa sundalo, anong sasabihin mo? Kailangan, yung magiging ano ko lang sa mga bagong sundalo, alert, tapos system of mind, kung magdala man lang silang armas, huwag sila mag-ano niya, yung iba naman naka-laging Oppenheimer, kung sa Armanite naka-CB o naka-matid, dapat keep lang lagi yan. Pagkawag na na-45, keep din siya, madali lang pag-release ng safety, kung nandiyan na sa actual. Pero loaded siya. E paano ang sikreto mo? Ganyan, sobrang dami ng kalaban mo, ikaw lang mag-isa. Hindi, ganito yan. Ano? May palipad doon? May baka dinaan mo sa horim-horim sa bayating anting to eh. Ang actual sir, pag naunahan mo yung kalaban sir, mayroon siya yan. Dapat ikaw mauna. Hindi mo yun na. Kasi ako na, ano yung ginawa ko, masyado ko nag-observe sa tao, kahit saan, kahit na mag-operate, observe talaga. Pero alam ko na ang anting-anting mo. Para to si Superman, di mo ha? Si Superman, pag hubad niya ng kanyang, ano niya, ng kanyang cape niya, no? Pag hubad mo ganyan, no? Tino mo? Oo. Yan ang secret mo. O, anting-anting. Pinakamatinding anting-anting sa lahat. Ano lang? Ha? Ang ano lang, dahil siya, ano ba? Ha? Tabak, kaya kung hindi ako nagtabak, awan na. Pero, ha? Walang iwanan. Pwede mo dyan Alam niya, bakit andito ba siya? Sundalo siya? Hindi. Ito na to. Puntahan natin si... Pangalas? Esteban. Okay. Si Esteban, taga dito. Alam niya yung nangyari. Okay? Dito, noong araw, magulo dito, maraming mga alas 2 sa hapon hanggang gabi, walang taong maglakad-lakad. Kasi may mga kamag-anak din ako dito nakatira.
inakyat. Ano to? Daming mga Sparrow. Ang Infenon, papunta na sa siyudad, sa Iligan. So, matindi dito mong araw. So, kasi pagkawalan, may pinanatan dyan, taga-105. Pinanatan. Sige, pupunta tayo kay Esteban. Istoryahan na to. Na-meet ko rin ang isa sa mga civilian na naging kaibigan ni Bobords doon sa area ng Barangay Santa Filomena. At ito ang kanyang kwento tungkol sa sitwasyon doon sa kanilang lugar sa mga panahon na yon. Andito kami ngayon sa Barangay Sitio Akmak. Barangay Santa Filomena. Noong panahon na si Bobords nag-detachment dito as part ng 12th Infantry Battalion, isa sa kaibigan niya na matalik dito sa lugar ay si Manong Bibot. Pwede paki-describe ano yung sitwasyon dito, bakit dumami yung NPA sa panahon na yon, yung bago na inkwentro si Bobords noong 1985? Dili naman ito sila taga di Harry Bobords. Hindi sila taga dito? Naghana din sila nilalit sa bundok muna. Pagpunta nila dito, NGO muna o armado ka? Armado na sila, masa na ng mga tao. Ginawa nilang masa ang mga tao? Sa kaon na sa balay. Akyatin, mga sa bahay. Tapos ito, meron mga armas. Anong armas sila, mahaba o mga naglit? So just imagine, itong lugar na to dati, halos na masa nila lahat ng mga tao dito. Ha? Pati sa kiwalan na yan. Ganito na. Dalipuga, lugar, ananay. Papunta na sa Iligan City. Iligan na. Basik sa Iligan, ganun din. Maraming mga Sparrow. May mga Sparrow na. Marami na mga pinakatay na ng mga sundalo. Police. Yung service na, yung jeep, na tapisero, Tagalugais. Tagalugais. Masa din yun. Meron, yung may nauwan isang na Sparrow, nakuha silang Armalite, yung police. Okay. So, ngayon yung nangyari na inkwentro. Anong description mo sa panahon na yun na inkwentro siya, nakapatay siya ng walo diyan sa dito? Pasayro. Ano nangyari after noon? Wala na ko bantay atong gibakbakan ninyo diaw, nagiguro ko kadungog ato. Pagubot na din ni sir nga pinakbakay, namasa na magtulid to. Magtulid ko dito sa ilas ng Libby. Okay. So kaya ikaw pumunta ka doon sa Pero bata ka pa noon? Bata pa. Ano nangyari? Ulitaw ka? Ulitaw pa. March 1985 yung winter. Nagkuhan ba? Yung may plano na mag-throwing grenade doon. So, ang ibig sabihin, March 1985 yan. Ako, diyan ako nag-graduate sa grade 6. Grade 6 ako, dalo ka na. 12-5 ako dito nagturuman din yung nakapag-pispol. Ang nakapag-pispol. Siguro sa mga kasalukuyan mga tao dito, hindi na nila maalala ang 12-5 ang naging magpapayapa dito sa lugar na ito. Mula sa Kapulunin ng Diyos hanggang may ginatawag na may 4 man hanggang 11.
papunta ng Bunawan, Mindang, papunta ng Dagaan. Ah. Kasi wala ni. Dating pa rin ako ng lugar. Ah. Yun ang area ko. Ah. Lakas na yan. Ah. Kasi yung pag-alit ko sa tropa, deployment, hanggang 1 week ko pa. Ah. Hindi nang pupunta ng lugar. Kasi may mga ano rin eh. Yung bahay na ito nilang nandun yung nakalibing dito yung... So dati grabe ang ano dito, recruitment. Dito sir, dito hanggang 85. Una pala yung mga kasan yung musit. Ha? Una. So ngayon, mas malakas ako, grabe na development ng lugar, no? Pati si Clancer, maliit pa yun. Ayun, okay na yun. So napa-peaceful ng 12th Infantry Battalion ng lugar na ito. Jubin. Napakagulo. Okay. So ito ang mga lesson na aking natutunan mula dito sa kwento ni Sergeant Bobards. Unang-una, dapat may passion tayo sa ating ginagawa. Sa kanya, bilang detachment commander, alam niya ano ang kanyang misyon at yun ay anggapin ang mga armadong grupo na pumasok doon sa kanyang AOR. Ito ay sa lugar ng Iligan City na kung saan ay dahan-dahan nang pumapasok hanggang sa gitna ng syudad ang mga armadong grupo. Bilang pinaka-detachment commander ay ginawa niya ang pagkuha sa kalooban ng mga tao at handang-handa siya parati na harapin ang mga kaaway. Kaya lagi siyang may dalang caliber 45 pistol sa kanyang pakikidigma. Maliban pa doon, siya rin ay talagang desididong gumamit ng karahasan kung kinakailangan para ipagtanggol ang kanyang sarili. At iyon ay kanyang naipakita doon sa insidente na kung saan ay napilitan siyang bumunot ng baril at lumaban doon sa mas marami na mga kaaway sa loob ng jeep. Pangalawang lesson, kapag sa'yo talaga ang loob ng mga tao, makukuha mong kanilang suporta at mas madali ang paggapi sa mga komunista na humahalo sa kanila. Dahil hindi sila nang-aabuso, yung 12th Infantry Battalion, naging malapit ang kalooban ng mga tao sa kanila. Kaya, kung makikita ninyo, matagal nang retired si Bobards, libreng-libre siyang makabalik doon sa dati niyang pinagsilbihan at sinasalubong siya nito. Marami itong mga kaibigan niya na naging kaibigan ko na rin ngayon. Pangatlo at last na lesson, dapat may malasakit tayo sa mga tao at saka sa komunidad na ating pinagsilbihan. Natutunan ko ito kay Bobards dahil nung nalaman niya na mayroong nang-aabuso na sundalo na pumalit sa kanila mula sa Iloilo o sa Panay Island, bumalik siya ng Iligan City para kausapin mismo ang mga sundalo para pigilan ang kanilang ginagawa na pang-aabuso sa mga dati nang sumuko na mga milisya at mga milisyang bayan na nakikipag-cooperate na supposedly sa gobyerno. Dahil siya ay may malasakit, ayon, napakinggan naman siya ng mga tao, pati ng mga sundalo na nagkaroon ng girian sa komunidad na kanilang pinagsisilbihan. So ayan, ano ang masasabi ninyo sa pakikipaglaban ni Sergeant Bobards de la Serna? Isang musang laban sa 11 na nagresulta sa pagkapatay ng mga komunista na siya naman ang naging daan para maging normal ang pamumuhay ng mga taga Iligan City, particularly mga taga Barangay San Filomena na dati ay napasukan ng komunistang teroristang grupo. Kita-kita tayo sa susunod na video.